Pero sasabihin naman ng iba, kahit naman lumabas ng Metro Manila, ay saklap pa rin ang traffic. Tuturin naman yan. Ang mga lugar na hindi nakasabay ng infrastruktura sa pagdami ng populasyon sa kanilang lugar. Makaling kailangan pang palawakin, makaling butas-butas, mga local na batas traffic kung hindi naman epektibo. Lahat yan ay posibleng maging sangkap sa traffic saan mang bahagi ng bansa. Pero ang higit na kakulangan nating mga Pilipino sa daan ay ang disiplina. Dapat susunod tayo sa traffic rules para tayong mauubusan lagi ng kalye. May bago mang kalye, kung luma pa rin ang ugali pa rin natin, eh wala rin. Ang pagbibigayan sa daan ay kailangan pa natin ipaalala sa bawat isa sa ating mga sarili. Ang bagong Pilipino ay disiplinado sa kalye, sumusunod sa batas trapiko, nagbibigay sa kapwa at higit sa lahat, hindi naghahari-harian sa daan. At kapag nakapagbigayan naman tayo, pag pinag bigyan ka, mag-thank you ka lang. Pinadaan ka, mag-thank you ka. Kumaway ka lang ng konti, malaking bagay yan. Pagka ginawa ninyo yun, masasanay tayo sa ganyan. At magbibigayan, siguro mas magandang bigayan pagka ganun, pag nagte-thank you man lang ng konti. Yan ang kailangan simulan sa aming hanay ng mga nasa gobyerno. Ang pag-aabuso at pagbabaliwala sa batas trapiko ay hindi pribiheyo ng kasama sa sinumpaan naming mga lingkod bayan. Pangungunahan ng pamahalaan at lahat ng mga ahensya nito ang pagiging disiplinado sa ating mga lansangan. Maraming solusyon at inobasyon ang bunga ng pandemya. Isa na dyan ang work from home. May mga kumpanya na inadapt na talaga ang sistemang ito na naging epektibo para sa nature, yung ugali, yung style ng kanilang mga trabaho. Basta't may malakas na internet na nasa kanilang bahay, nagagawa na rin nila yung kanilang output. Meron ding iba, ang gawa naman ay 4-day work week. Yung panlima ay work from home. Para hindi rin nabubugbog sa traffic ang mga empleyado. Marami ng bansa, lalo na sa Europe, ang gumagawa nito. May iba naman na para makaiwas sa traffic ay ina-adjust nila ang oras ng pagpasok at pag-uwi ng kanilang mga empleyado para hindi kasabay ng tinatawag na rush hour. Lahat ng ito ay magandang mga solusyon at maaaring makatulong sa sitwasyon ng traffic natin. Sa susunod na mga araw, ay tatalakayin pa natin na mas detalyado itong kasama ng iba't ibang ahensya at LGUs. Abangan ninyo at makikilahok rin kayo kahit sa comment section para malaman namin ang iba't ibang mga idea at naiisip ninyo. Ang bagong Pilipino ay sumasabay sa pagbabago ng panahon at hindi nauubusan ng mga solusyon at inobasyon. Higit sa lahat, ang bagong Pilipino ay disiplinado. Kaya't makibahagi tayo sa paglutas ng suliraning ito.